Hi guys! Welcome back! Delivery day namin ngayon. Medyo marami to dahil sobrang naubos kami nung nagdaang Holy Week. Naisipan kong gumawa ng video dahil nga marami na naman po ang nagtatanong kung magkano nga ba yung puhunan namin, magkano yung kailangan para magkaroon ka ng isang butika. Ulitin ko lang po yung puhunan namin sa butika namin na to. 500,000 yung puhunan namin sa butika namin na to. 6 years ago yun. Tapos pinaayos pa talaga namin siya. Pinaganda namin pati yung likod kasi syempre, diba, ang tagal nung oras na magsistay kami dito. Nung nag-start kami noon, wala pong aircon. Kung napapanood nyo yung mga nauna naming butika vlogs, ayan, makikita nyo kung ano ba yung itsura ng butika namin noon. Sobrang ano lang siya, konti lang yung laman, walang aircon. Basta guys, panoorin nyo yun. Tapos panoorin nyo yung mga bago naming video, lalo na nung renovation, makikita nyo na sobrang ibang-iba na talaga yung butika namin ngayon. Hindi ko naman sinasabi na ano, na kumpleto yung butika namin. Ang dami nga naming kulang sa totoo lang kasi nagpo-focus talaga kami doon sa mga fast moving. 500k yon pero yung pagpapagawa pa lang namin ito nasa 100k na yun eh. So kayo, kung makukuha nyo naman, usong-uso naman ngayon yung mga apartment, yung mga ready to occupy na, yung talagang medyo maliit lang siyang isang diretsyong ganyan, pero maayos na. Maganda na yung pintura, naka-tiles na yung floor, tapos may CR na din siya, at mga naka-roll up na, diba di? Yung mga bagong paupahan ngayon, mga naka-roll up na, kasi kami accordion pa rin yung ginagamit na ganun, pero pangarap din namin yung magka-roll up. Siguro, ngayong taon na to, i-push natin na magka-roll up kami para naman maganda na siya tignan kahit na nakasarado. Para sa akin, kung meron kang 300 to 350,000, ayan, pwede ka na magkaroon ng magandang butika. Umpisahan natin doon sa pagpapagawa mo ng butika, di ba? Kung makukuha mo yung medyo may forma na, ayan, pwede kang gumastos ng 50 to 70,000 para doon sa mga estante. Kung gusto mo na gawin siyang aircon, yung papasalaminan mo siyang ganyan. Yung mga lalagyan ng gamot, yung mga iba pang mga gagamitin mo sa butika, ayan, 50 to 70,000 pwede na yon. Kung tatanungin nyo ako kung may aircon ba o wala, ano yung mas maganda? Nung una, nabanggit ko kanina, wala kaming aircon talaga kasi natatakot ako sa kuryente. Pero nung nagkaroon na kami ng aircon, girl, halos parehas lang yung bill namin. Kasi nga naman, yung ventilador namin, ilan? Dalawa or tatlo? Halos ganun din yung presyo eh. Siguro, ano lang, tumaas lang ng konting-konti. Wala pang 1,000 yung tinaas. Pero grabe naman yung ginhawa na bigay ng aircon. Lalo na ngayon, di ba? Ngayong summer. Grabe, sobrang init talaga. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-aircon kayo. Nasa inyo na yan kung gusto nyo yung magandang-magandang stante. Kung katulad nung sa amin, yun pong pinakaharap. Ito, ayan, yung pinakasalamin namin na yan. Pati itong stante na to, ano yan? 50,000 yung pagpapagawa namin. Yun lang yan, di ba? Ito lang, tsaka ito. Tsaka yung sa aircon. Yung kaha ng aircon, ayun, 50,000 yun. Kasi itong lugar nga namin, sabi ko nga sa inyo, malaki siya. So kung ang kukuhain nyo lang yung medyo maliit lang, syempre mas mura yun. Stante naman, pwede na ganun ang gawin nyo, yung salamin din. Pwede naman na yung mga dati naming stante, katulad ng mga to, mga kahoy, mas mura yun syempre. So doon pa lang, 50 to 70, gawin na natin 50 to 80,000. Tapos, syempre, magkano pa yung natira? Medyo malaki pa. Kumbaga, nakaporma na yung butika mo. Ang next naman natin dyan ay yung mga ilalaman mo. Maglaan ka sa generic na medicine. Sa generic kasi, kapag sinabi mong generic, kumbaga, pangbambang yan. Isama mo na rin doon yung mga medical supplies kasi doon mura, doon mo rin yan mabibili. So, generic na gamot, tapos yung mga medical supplies, ayan yung mga ganito, oh. Ayan, pang nebulizer, mga gauze, mga surgical tape, basta lahat ng mga pang medical supplies, isama mo na rin doon. Maglaan ka doon ng 70,000. Medyo marami na yan. Huwag kayong mag-alala dahil anytime naman, pwede kayong pumunta ng bambang. Yung tipong, kunwari, naubusan ka ng amoxicillin, naubusan ka ng salbutamol na ano, napausok, pwede ka namang tumakbo. Or kung meron ka namang supplier, weekly naman ang ordering dyan. Katulad namin, nag-order kami Castellanos kapag kayong delivery. Kapag naman yung pupuntahan namin for pick-up, R8. Pero madalas kasi kami ngayon sa Castellanos kasi nga hindi nga kami makaalis. Sa Castellanos naman, parang every other day naman may delivery sila eh. So kahit na kunwari ngayon, mawalan ka, order ka ngayon, kinabukasan or sa susunod na araw ang delivery nila. So, huwag kang mag-stock ng pagkarami-rami.
wag muna. Lalo pa kung bago ka pa lang, diba? Titignan mo pa kasi eh. Obserbahan mo pa kung ano yung parating binibili ng mga tao, kung ano yung mga maintenance na gamot nila, kung ano yung laging nire-reseta ng mga doktor na malapit sa inyo. Sa mga maintenance na gamot, katulad ng Losartan, Amlodipine, ano pa yan, Metformin, basta yung mga pang-maintenance sa high blood, sa cholesterol, sa diabetes, kahit na kumuha ka ng taglilimang box. Tapos kung mabili pala, ayan, pwede mong dagdagan. Tapos sa mga nakabote naman, kunwari yung mga syrup, kuha ka dyan ng taglilima. Pero yung mga paracetamol, damihan mo yan, 20, mga ganong 20 bote. Paracetamol, mefenamic, amoxicillin. Yan yung mga madalas ireseta at madalas bilhin. Sa mga branded naman tayo, kapag naman sinabi nating branded, yung supplier natin ng branded ay meron na rin sila ng mga diaper, mga pulbos, baby oil, eskinol. Basta yung mga nakikita nyo sa harap ng mga butika, ayan, meron na po yan dun. Katulad namin, ang supplier po namin, kinukuhaan namin Norvik. Pero paminsan kumukuha pa rin ako sa Ohana kasi katulad ng mga baby wipes, mga tissue roll, tapos itong mga Young's na products, wala kasi niyan sa Norvik. Kaya ayun, umu-order pa rin kami sa Ohana, paminsan lang yun. Tapos kapag umu-order kami, maramihan talaga, para minsanan lang kami o-order. Sa mga ito naman, maglaan ka ng medyo malaki, pwedeng 150K to 200K. Depende yan sa'yo. Isama mo na rin dyan yung mga gata. Sa una, syempre mahihirapan ka pa kung saan ka ba kukuha, pero kapag ka naka-open na yung butika mo, ikaw na yung lalapitan ng mga supplier. Syempre kung may gatas ka, dapat ay meron ka ring tubig. Tubig para sa mga baby, Wilkins, Absolute, ayan. Panigurado ay pupuntahan ka rin yan ng mga supplier na yan. Kami, meron kaming ref sa labas. Ang laman naman yan, tubig, pineapple, mga Bear Brand sterilized, Vitamilk, ganun. Gatorade, malaking tulong din yan, lalo na ngayon na mainit. Ayan, maraming bumibili dyan sa ref namin. Alam nyo, nakakatuwa, hindi naman sa pagmamayabang, alam ko na napakarami naming natulungan na magkaroon din ng butika business. Alam nyo, merong isang subscriber kami na lagi siyang nanonood hanggang sa nakapagpatayo siya ng sarili niyang butika. In-email niya ba, di o sinend niya sa Facebook? Sinend niya sa Facebook page namin yung butika niya ngayon. At grabe, kamukhang kamukha ng butika namin. Meron din siyang ref. Tapos ganyan. Ito yung mga lalagyan namin ng mga gamot. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, yung mga lalagyan namin na gamot na yan. Parehas na parehas. Sabi niya, ginawa niya raw na inspiration. So, ayun, nagpapasalamat siya. Siyempre kami, tuwang-tuwa naman kami at nakatulong kami sa kanya. Mula ata nung nag-start ako gumawa ng mga butika vlog, sinonood na sa amin yun si Ma'am. Hanggang sa ayan, naging iba na yung butika namin. Naging medyo maganda na siya. Kumbaga, nag-glow up. At ang pinakahuli na dapat paglaanan mo ay syempre yung bayad sa renta, bayad sa mga bills, Meralco, sa tubig. Syempre kapag hindi ka pa naman nag-open, hindi mo pa kailangan ng internet. So huwag ka muna magpakabit ng internet. Ang internet mo, pakabit mo na lang yan kapag ka-open ka na, mabilis lang naman yan. So syempre, yung kuryente pati yung tubig, merong mga ano yan eh, kahit na hindi mo siya ginagamit, diba? May minimum yan. So maglaan ka dun. Sa renta naman, depende sa usapan nyo ng may-ari. Meron kasing iba na ang gusto lang nila yung 1 month advance, 1 month deposit, yung iba naman 3 months advance, yung mga ganun, diba? Iba-iba, depende. Yung iba, meron pa ring deposit sa Meralco pati sa tubig. Pagpalagay natin, makakuha ka ng 7 to 10,000 na renta per month. Tapos tubig at kuryente, pagpalagay mo na nasa 500 yun monthly habang hindi mo pa siya ginagamit, habang nag-iintay ka pa ng LTO. At syempre, yung bayad mo sa pharmacist mo, kung hindi ka pharmacist. Kami kasi wala kami binabayaran na empleyado. Kami lang talaga ni Bri. Pharmacist ako, tapos siya yung parang PA ko. Pero yun nga, kung hindi ka pharmacist, syempre ay kailangan mo na siyang bayaran. Tandaan po natin na sa umpisa pa lang po, kailangan na ng pharmacist. Dahil kailangan po yan kapag ka nag-apply kayo ng LTO o yung license to operate doon po sa FDA. Number one na kailangan ay meron kang pharmacist. So, mag-usap na lang kayo. Yung bang tipong habang nag-iintay ka pa, iniintay nyo pa yung paglabas ng LTO, syempre hindi pa naman siya mag-duty sa butika mo, baka pwedeng kausapin mo muna siya na yung license niya muna yung bayaran mo. Kumbaga, nasa 7K to 8K per month muna siya habang hindi pa siya talagang nag-work. Kumbaga, habang inaantay nyo pa yung LTO. Nasa magandang pag-uusap lang naman yan. Yung 50,000 siguro pwede na yun kasi usually naman mga 1 to 2 months, ayan, lumalabas naman na yung LTO. Mabilis lang naman siya. So, yun guys, 300 to 350 kung meron pa kayong konti na pwede nyong ilabas, ayan, hanggang 400K.
maganda na at may laman na ang butika nyo niyan. Sigurado ko isa sa gusto nyong malaman, kailan naman ang ROI o yung return of investment. Depende yan. Sa butika po namin, mahigit isang taon. Kung hindi ako nakakamali, 15 months, no, di? Nakalimutan ko na, parang ganun, 15 months no, nag-ROI kami. Tag 250,000 kami ng tita ko kasi share kami dito. Depende yan. Kung sa inyo sobrang mabili, maganda yung location nyo, sobrang bilis lang ng ROI na yan. Para naman sa mga requirements, meron akong video tungkol dyan. Ayan, i-scroll nyo na lang po sa mga butika vlogs namin. Nandyan po yan. Pati rin yung paano mag-apply, paano mag-renew. Nandyan yan. That's all for today. Thank you for watching. So, ulitin po, bye!